Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang Cristo Rey, ang pagiging hari ni Jesus sa buhay natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kitaasan at sa lupay kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilub mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malubig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang mas maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalang ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Mga kapatid, nasa pinakahuling linggo tayo ng kalendaryo litoriko ng ating simbahan. At ang pinakahuling linggo ay ang kapiestahan o solemnidad ng Kristong Hari o Kristo Rey. Sa katapusan ng panahon, si Jesus ay muling darating. At ang pagdating niya ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin bilang hari. Subalit, ang paghahari ni Jesus ay hindi katulad ng paghahari ng mga tao dito sa lupa na may palasyo, may magintong trono, may mga kawal o sundalo, may kayamanan, may otoridad, kundi darating siyang hari bilang isang mabuting pastol. At sa katapusan ng ating buhay, haharap tayo sa Panginoon upang tayo'y kanyang husgahan. At yan ang nakita natin
sa ating ebanghelyo ngayon kung paano tayo huhusgahan ang panahon ni Jesus sa katapusan ng ating buhay. Sa ating ebanghelyo nakita natin na kung paano pinaghihiwalay ng pastol ang kanyang tupa sa mga kambing sa katapusan ng araw, sa katapusan ng panahon at ng ating buhay, paghihiwalayin din ng Panginoon ang masasama at mabubuti. At ano ang kanyang standard o alituntunin? Kung ano ang kabutihan o kasamaan na ating ginawa sa ating kapwa. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, yung mga nasa kanan na mga tupa, dahil sila ay mapuputi, ay sasabihin ng Panginoon, halika kayo, pasok na kayo sa kaharian ng aking ama sapagkat noong ako'y nangailangan, nagutom, walang damit, nauhaw, nasa bilangguan at may sakit, ako'y inyong pinaglingkuran. At sasabihin ng mga nasa kanan, Panginoon, kailan po nangyari ito? At ang sabi ng Panginoon, kung anong kabutihan ang ginawa ninyo sa pinakamaliit, ginagawa ninyo yan sa akin. At sa kaliwa naman, yung mga maitim na mga kambing, sasabihin ng Panginoon, doon kayo sa lumalagablab na apoy, sapagkat noong ako'y nangailangan, hindi ninyo ako pinaglingkuran. At sasabihin ng mga tao na nasa kaliwa, Panginoon, kailan po nangyari yan? Ang sagot ng Panginoon, ang anumang hindi ninyo ginawang kabutihan sa iba, ang ipinagkait ninyo ay ipinagkait din ninyo sa akin. Mga kapatid, ano po itong ebanghelyo sa atin ngayon? Una, nabubuhay tayo mga kapatid sa isang hiram na panahon na ang buhay natin, ang hininga, ang lahat ng nasa atin, pahiram lamang ng Panginoon. Hindi tayo mabubuhay ng habang panahon dito sa lupa. May katapusan ng lahat, may katapusan ang buhay natin. Isang araw, hihinto tayo sa paghinga. At sa paghinto natin, ay pupunta tayo sa pangalawa. Haharap tayo sa Panginoon at doon tayo huhusgahan niya kung ano ang ginawa natin sa hiningang pinahiram niya sa atin. Kung ano ang ginawa natin sa mga regalo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang ating pananampalataya lalo na kung ginamit natin ito sa masama o sa mabuti. At ang alituntunin nito ay hindi yung ating mga bagay-bagay na para sa atin, kundi yung mga bagay na ibigay natin sa iba. Yan ang tunay nating kayamanan, mga kapatid. Kung ano ang ibinigay nating kabutihan sa iba. At ang pangatlo, ang mensahe sa atin ay, kung tayo pala ay nabubuhay sa isang hiram na buhay at panahon at binibigyan tayo ng kakayanan para ito ay gamitin sa iba, ang pangatlo ay, ang Panginoon ang makakasama natin sa habang panahon sa kanyang kaharian. Kaya ang challenge sa atin ito, mga kapatid, ay ganito. Ang gawin natin ang tama na huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa iba at hindi yung bukas ko na siya kikibuin. Yung mga BFF natin o miyembro ng ating pamilya na hanggang ngayon ay may galit tayo sa Christmas na Father o sa New Year ko na siya papatawarin.
o bukas ko na lang yan gagawin. Ngayon ang oras, ngayon ang panahon. Kaya mga kapatid, anong ganda ng ating buhay sapagkat meron tayong pananampalataya, subalit ang pananampalatayang ito ay patay kung hindi natin ito natatranslate sa mga gawang kabutihan sa iba. Kaya mga kapatid, ang isang magandang gawin nating personal na tradisyon ay ganito. Gabi-gabi, bago tayo matulog, tingnan natin yung buong maghapon simula kaninang umaga sa pagising natin hanggang mamaya sa pagtulog. Pwede ba nating tingnan kung meron tayong at least tatlong kabutihan na ginawa sa buong maghapon? Kasi kung wala tayong ginawang kabutihan, lalong-lalo sa iba, sa mga nangangailangan, parang nasayang ang 24 oras na pinahiram sa atin ng Diyos. Gabi-gabi, gawin natin ninyon. Upang bago tayo pumikit ng ating mga mata, matulog, sasabihin natin, Panginoon, ito po yung dalawa, tatlo, o mga ginawa kong kabutihan sa maghapon. Ito po yung bunga ng pinahiram ninyo sa akin sa buong maghapon. Sa araw na ito, sigaw natin sa ating mga puso, si Jesus ang ating hari. At sana, isang araw, sasabihin niya sa atin, magaling, magaling, pumasok ka sa kaharian ng aking Ama. Mabuhay si Kristo ang ating hari. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating bawat kahilingan ng ating itutugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksinawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba na aapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan.
Patuloyin mo ang lahat ng mga yuwamao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan magkikibahagi sila sa iyong kaluwalhatian, magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansiriling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Hari. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ang mga alay sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, inululuhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Inirang mong tagapaghahain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng Sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay isang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo ang ating hari. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh, God.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na November 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Devosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parokyan vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Kami iyong iyo magpakailanman. Nais namin kami iyong papasukin mo
para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Mawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napapalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging iisang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibinigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpas sa walang hanggan. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Panalangin po natin ang ating mga yumao. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan o kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Para po sa inyo na mga may sakit at may karamdaman, kasama na ang mga nakikipagdiwang sa atin sa online streaming, mag-pray over po ako sa inyo. Ilagay po ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng inyong katawan na nangangailangan ng paghilom at pagaling habang hinihiling natin na ang presensya ng Espiritu Santo sa pagpagaling sa atin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ipakita nawa ng Diyos sa inyo ang kanyang muka at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Sumilang nawa sa inyo ang muka ng Diyos at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na Ina ni Birhen Maria, pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay at pamilya, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Mabuhay ang Kristong Hari! Salamat sa Diyos!